Hello guys, welcome back to my channel. Andito pa rin po tayo sa farm. And ang pag-uusapan po natin ngayon ay kung paano ma-minimize ang fruit fly or mapuksa ang mga fruit fly para hindi na masyadong atakihin ang ating mga halamanan. So let's go guys! Po ay galing tayo sa Ampalayahan and atin pong tinanggal yung mga bunga na may dilaw. Andito po ngayon tayo sa Ampalayahan. Bali, ito po yung mga ampatola at mapapansin nyo medyo madami-dami ng bunga. At ngayon po ay nagtatanggal tayo nitong mga ganito. Hindi ko alam kung ito ay mga nalisan na parang gugulang na or nadali ng manunusok na mga fruit fly. So ayan po. Tinatanggal po natin dahil kung ito man po ay mga nalisan at magulang na or nahihinog na ay kailangan tanggalin para hindi madaling tumanda yung puno. Ayan po. Oh. Sorry. Medyo malaki na rin. Namumutok na rin. Mapansin nyo dito may putok. Ito. So yun po ay pwedeng sanhin ng fruit fly or kaya naman ay yung mga nalisan na sa pagpitas. Dahil nga po kami dito sa farm ay halos mga baguhan pa rin dito sa pagpitas. And although nung nakaraang tanim namin na may sili tapos may ampalaya, kumbaga may konti lang yung ampalaya kaya hindi masyadong pansin yung mga ganong problema. Pero ngayon dahil pure ampalaya na, kumbaga dito namin nalalaman na bakit merong nahihinog. Hindi ko alam kung nahihinog ba o basta naninilaw. So ito po yung kinuha ko kanina. Yan, madilim, ating ilabas. So yan po, yan. Bali, ito po kung mapapansin nyo, yan, kulay dilaw. Yan, ang ganda pa naman. Oh, tuwid na tuwid. Tapos, malaki na rin. Ito, yan. Naninilaw. Ito po, yan. Ito po talaga, siguro, possible cost talaga nito ay fruit fly o yung mga tinatawag na manunusok. Pero, ito, kumbaga, hindi ko rin masabi kung ano ba talagang dahilan nito. Pwedeng magulang na at talagang malapit ng mahinog. Kumbaga, nalisa namin sa pagpitas. Kumbaga, eh, pitasin na, hindi napitas. Tapos, sinabot pa ng ilang araw, kaya ito na, parang sa pahinog na yung ano niya. So, kailangan din nating tanggalin yan. Halimbawa, mahihinog na. Hanggat maaari, huwag tayo magpahinog ng bunga sa puno dahil parang mabilis itong nakakatulong na malugot. Kumbaga mas napapabilis tumanda ang isang puno kapag ito ay nahihinugan. Kaya ating tinanggal na to. So yan po. So since dahil ang ating isang suspect sa paninilaw na to ay ang mga fruit fly, o kung kayo po ay farmer, siguro alam nyo na rin yan yung mga fruit fly na yan. So ang ginagawa po natin ay nag-i-spray tayo ng
Ang ginagamit ko po ay Agritayon or Perfectayon. Yan, magka-counterpart po yan. Magkaiba lang sila ng company, pero same yung active ingredients. And gumagamit din po tayo ng Alica at saka yung 357 naman ng Tagchem. So yan po yung mga ginagamit natin dito sa farm. And matagal ko na rin pong napapanood at sinuggest din sa atin na gamitan din ang SuperNet. So ano po ba yung SuperNet? Siguro narinig nyo na rin to or talaga napanood nyo na rin sa ibang mga vlogger, farmer vlogger. So ito po yung SuperNet. Yan, ito po, yan. SuperNet, gawa po siya ng Harvest Company. So bali ang content po niya, component ay methyl eugenol na may 6%. Ito po yung parang attractant sa mga lalaking fruit fly para pumunta. And meron siyang sticky reagent. So parang yung sticky reagent, parang ito po yung pinaka paste or para madikit, para pag lumapit yung mga fruit fly ay didikit sila at hindi na makakaalis. So ang purpose po nito, kumbaga, yung mga lalaking fruit fly lang po ang nahuhuli. And yung mga babae ay siyempre hindi to pupuntahan ng babaeng fruit fly kasi kumbaga yung amoy ng babaeng fruit fly ang pinupuntahan, kaya yung mga lalaking fruit fly ang pumunta dito. Kumbaga, ang nagiging tulong nito ay since mamamatay na yung mga lalaking fruit fly, hindi na sila makakapag-mating nung babaeng fruit fly, and yun yung parang pumipigil sa pagdami nila. Na siyempre pag hindi nagkaroon ng labing-labing yung babae at lalaking fruit fly, hindi na sila magkakaanak at hindi na matutusok yung ating mga bunga. Kasi po ang main cause kaya sila tumutusok, yung mga babaeng fruit fly, para i-release nila yung kanilang itlog. Kaya kung mapapansin nyo po yung mga ampalaya or prutas na natusukan, gaya nito naninilaw, pag binak nyo po yan, yung talagang natusukan niya ay merong uod. So yun po, yun po yung uod na yun yung magiging mapuproduce uli na panibagong fruit fly. Kaya nga po ang ginagawa ko, kapag may nakikita ako doon na dilaw na bunga, pinipitas ko po yon, tapos binaba ako. Tapos pag may uod, talagang tinatapakan ko na lang para mamatay na yung uod. Kasi po pag pinitas nyo yon at itinapon nyo lang kahit sa gilid, may chance na mabuhay pa rin po yung mga uod na yon at maging possible fruit fly po uli. So yun po. And itong SuperNet, medyo may kamahalan nga lang din, pero effective siya kasi nagamit ko na dati to sa nung may melon pa kami, na talagang puntahan yung mga lalaking fruit fly. Ano po? So nasa 700 to 800 yata yung isang ganito. Bali shelf life naman niya ay 3 years, kaya matagal din naman. Tapos hindi ko makita yung siguro nasa half liter ang laman nito, marami din. Tapos mamaya kailangan lang natin dito ay yung mga plastic na pwedeng isprayan para dun kumapit. So gaya po nito, gumawa na tayo ng mga plastic, tapos isasabit lang natin ng mga siguro 5 meters ang layo buwan sa mga balag. So sa mga gilid-gilid po ng ating taniman, pwede natin silang isabit. Ngayon po, nakikita ko rin sa mga Facebook group na about sa pag may nagtatanong kung anong magandang panlaban, pamuksa or mawala yung mga fruit fly. Pag may nagsasuggest ng SuperNet, marami din yung kumukontra na kapag naglagay nga daw dito, kumbaga attractant, eh siyempre magpupuntahan nga naman yung mga insekto kasi nga na naglagay ka ng attractant.
Pero nung ma-realize ko po na sabi ko parang oh, tama rin nga. Pero nung ma-realize ko po na sabi nga ay ang ina-attract lang naman ito ay lalaking fruit fly. So ibig sabihin okay lamang na ma-attract mo yung mga lalaking fruit fly kasi hindi naman talaga sila yung ano, hindi sila yung harmful sa ating mga bunga na kung sili man yan, kahit anong klase, kamatis, talong, yan, ampalaya, upo, kahit anong klase ng prutas yan ay prone yan na puntahan ng fruit fly. Ngayon po, okay lamang na pumunta yung mga lalaking fruit fly kasi hindi naman sila nanunusok ng bunga kasi nga hindi naman sila mangingitlog eh. Eh kaya lang naman tumutusok yung mga fruit fly dahil nga mangingitlog. So ibig sabihin yung babae lang. At ang kagandahan po dito sa Supernet, so, hindi po tayo endorser ng Supernet ano. Ano lang po tayo, nagkataon lang na gusto rin nating subukan tong ganitong sistema. So yun po, since lalaking fruit fly naman ang ating tinatarget dito, so okay lamang, kaya yun yung aking paniniwala. So siguro po, kanya-kanya rin tayo ng paniniwala. So subukan din namin, kaya subukan ko rin kung talagang ganun nga para malaman. Kasi sayang naman, kita nyo, ang dami nito, siguro nasa 2 kilo na to. Tapos yung mga ganito na nakuha namin, ang dami rin. So kung yun ay natusukan ng fruit fly kaya nagkaganito, so maraming nasasayang na bunga. Kaya siyempre dapat natin proteksyonan yung mga ganitong pangyayari. So although nag-i-spray tayo ng ating halaman, ay minsan ay kulang pa rin na para matugunan yung protection na yon. And ito, kumbaga dagdag protection na rin na maglagay tayo ng Supernet. And syempre, number one talaga yung dasal. Syempre, pray natin sa Lord na wag atakihin ng mga insekto, ng mga anumang klase ng maninira ang ating halaman. So, yun po. Ano lang po, simple lang pong gawin to. I-sprayan lang natin yung bote. Tapos, isasabit sa mga gilid-gilid. Bali, ang pag-spray, ito po, kumbaga, isasabit lang natin to. Tapos, i-sprayan lang natin. Ano po. So, ganun lang po. So yan, wala pa pong 30 minutes tayong nakakaalis dito. Katatapos lang nating ikabit lahat yung 8 bote, pero ito yung kaunahan natin ikinabit. Ang dami na agad na natrap na fruit fly. So magandang balita po ito para hindi na sila masyadong makapagparami. So yan po. Kung kayo po ay may mga halaman at ang problema nyo rin ay fruit fly, so ito po ay isang magandang paraan din para ma-eliminate or hindi man talaga ma-eliminate, ma-minimize yung mga perwisyo na dulot nitong fruit fly sa ating paghahalaman. So yan po. Thank you guys for watching and I hope na may natutunan kayo sa video na to at nawa ay makatulong sa inyong paghahalaman, sa inyong journey sa paghahalaman. So yun, muli maraming salamat. Hanggang dito na lang po ating video and maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa journey namin mag-asawa from OFW na sumubok na mag-farming dito sa Pilipinas. Thank you, God bless and to God be the glory. Ingat!